Tumayo na po ang lahat. Ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Pong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakruspusting ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube at social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga nahihirapan sa buhay nila dahil sa oil spill at para sa mga naapektuhan sa gera, sa
Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, si San Esteban ay tinuligsa ng mga pinuno dahil sa kanyang pagtuturo, ngunit ang kanyang karunungan ay napakalalim at hindi kayang patikusin ng kahit sino man dahil nagmula sa Espiritu ng Diyos. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, nakarugtong sa Ebanghelyo ng pagpaparami ng pagkain ng ating Panginoon na pinakain ng mga nagugutom, ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sikapin nating gagawa hindi sa mga pagkaing nasisira, bagkos sa mga pagkaing makalangit na hindi nasisira, bagkos para sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko, sa mga sandali na tayo ay natukso at inamalingan ang mga bagay-bagay na material sa mundo at tayo ay nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkaluuban mong makapagwaksi sa tanang sasalungat upang ito ay talagang mapangkatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na audyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautosan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain itong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanya mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong pabayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ampasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos sa Poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Ah, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong natili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinakainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanya mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap-hanap niyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kay Chay, tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. A
ang ating postmoderno na panahon ay kinikilala na panahon ng matindi ang pagkahumaling sa mga material na bagay. Napakaraming mga gadgets, napakaraming mga bagay-bagay na bago, at yun ang nakapag-humaling sa tao na isintro ang kanyang sarili sa mga bago at mga bagay-bagay. Pero sa ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating ebanghelyo, ang atin pong ebanghelyo na mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Verso 22 hanggang 29, ay sinabi ng ating Panginoon sa Versikulo 27. Sinasabi niya, na gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yung pagkain na hindi nasisira? Sa Versikulo 27, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, ang ginagamit po na salita ay brusen ten minosan. Brusen, pagkain. Pero sa Griego, lalo na koino po na Griego, lumang Griego, mayroon iba't ibang mga salita tungkol sa pagkain. At halimbawa, kalimitan ang ginagamit tungkol sa pagkain ay ang salitang trophy. Pero ang ginagamit po dito ay brusin. Dahil ito'y nadugtungan ng minosan. Na ang minosan, ang kahulugan din ay pagkain na hindi nabubulok. Na ang ibig sabihin dito, tinapay o pagkain o lahat ng sa buhay natin na mga espiritual. Dahil ang mga espiritual lang ang hindi nabubulok. Ang mga material na pagkain ay nakakabusog pero may hangganan at nabubulok. Kaya tayong mga Pinoy, kuminsan, napalaking porsyento ng ating kinikita araw-araw ay napunta sa pagkain sapagkat lalo nating binibigyang diin, lalo nating pinahalagahan ang mga material na pagkain. Yung mga tao lang na kulang sa kanilang hanap buhay o kaya pang-ekonomiya at pera ang siyang napilitan na magkulang sa pagkain. Walong bisis po tayo kumakain ng mga Pinoy na ang kinakailangan lang ay dapat 3 bisis lang para sa ikabubuhay. O dili kaya, maski 2 bisis lang kakain. Dahil sa umaga, mayroon tayong pagkain na nagkape at may pagkain. Pagkatapos mag-almusal. Pagkatapos ng almusal, magkaroon tayo ng isang coffee break o merienda. At sa tanghali, kakain tayo ng pananghalian. Sa hapon, kakain din tayo ng merienda. At sa gabi, kakain din tayo ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, ay kakain pa rin tayo. At sa panahon na manood ng TV, kakain pa rin. At sa hanggang sa hating gabi, mayroon tayong midnight snacks. Dito natin nakita na sobra nga ang ating pagmamahal sa material na pagkain. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon ay ang brusen ton minosan na kung saan ito yung pagkain na kanya pong ibibigay na sa atin pong Eucharistia o Misa, iyon po ang kanyang katawan. Hindi ba sa panahon ng komunyon, sinasabi ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo.
Yun yung pagkain na espirituhan. Sa anyo ng maliit na tinapay ay ang presensya ni Kristo na siya yung pagkain espiritual na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Na ayon pa sa ating Salmo 118, versikulo 1, na kung tayo'y sumusunod sa o tumatalima sa utos ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Yun rin ang tinuturo ng mga diakono gaya ni Esteban. At gumawa sila ng mga himala, kaya maraming nagagalit sa kanila. At mayroon pang sinusulan ang mga pinuno ng mga sinaguga, yung mga tao, na magsinungaling upang sila ay i-prim up sa kaso at nauwi na si Esteban ay pinapapatay. Sa panahon natin ngayon, marami ring na-prim up ng mga tao dahil sa mga material na pangailangan na mga iilan na matiling gustong makapangyarihan o manatili sa kanilang posisyon o katanyagan. Dahil nawala na tayo ng tunay na sentro sa ating mga pang-esensyal na buhay sa kaibuturan ng ating sarili, na kung saan doon dapat nakaugat ang mga mithiing pang makailanman o eternal core values, na kung saan hindi na natin pinalagahan ang mga bagay-bagay na espiritual sapagkat ang akala natin at puminsan iyon ang ating pinapanalangin ang mga material na bagay, trabaho, pera, o kaya kung anong kailangan pa na material na bagay. Hindi ba dapat tayo ay masintro sa ating panampalataya sa Diyos, sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating ugnaya na malalim sa Kanya, upang tayo ay magkaroon ng pagkain para sa buhay na walang hanggan? Atin pong pagnilay-nilayan, ano ang nakakabuti sa atin? Ang mga bagay-bagay na espiritual, ang mga bagay-bagay na makadiyos, ang mga bagay-bagay na kinakailangan sa langit, yon ang makapaghatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Isintro po natin ang ating puso sa ating Panginoon na una sa lahat makapagbigay ng buhay na wala pong kapalit na material gaano man ito kalaki na halaga. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kagustuhan ng Diyos ay tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. At ito ay sa pamagitan ng pagkain na siya mismo ang magbigay sa atin. Kaya sa panahon ng Misa, may konsagrasyon. Ito ang aking katawan. Katawan ni Kristo, atin rin tinatanggap sa panahon ng Misa. Naway, sa presensya ng Kanyang pagkain pang-eternal at nagbubuhay at nagbibigay buhay na walang hanggan, Siya na Panginoon na nabuhay muli ay Siyang magturo sa atin ano ang mas mahalaga sa buhay upang tayo ay kakain sa Kanya na nagbibigay buhay na walang hanggan. Hindi Niya ipinagkait ang Kanyang sarili sa atin sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoong Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutubon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kahit ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangailangan.
atin pong itutugon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hingnam ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mapanangkalakip ng haing mga alay, upang ang pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan ng ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sing buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa namang yalisisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagubingin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa amin.
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sinimuling mga buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa na manabihin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Mela, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kukupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabilin na galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng kapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pwedeng tulong ka na lang.
pagsasalong walang hanggan. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo na sa loob at sa labas ng Banal Team na sino kami na ugnay. Sa ita ng live streaming sa ibang social media platform at kuskusting sa ibang paraan away ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pungisus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay hindi po permanente at ito'y lumilipas. Hangarin natin ang mga bagay-bagay na makalangit na siyang magbigay sa atin ang buhay na ganap at kasiyasya at buhay na walang hanggan. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kringan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang katugunan, tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may malalang ng pangako ng sa minyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain kayo mga kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayan kung paan pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na.
Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,